Ito na yung huli. Ito na yung huli. Yan yung panay kong binubulong sa aking sarili. Dumating na naman ako sa pagkakataon na desperado. Lumalayo, ngunit puso ko'y tumatakbo pabalik sa'yo. Tapos pa kaya yung nararamdaman kong habdi? Dahil kahit ano man ang gawin, kahit ilang pang pansit-pusit man ang aking ubusin. Alam kong hindi na haba ang buhay ng relasyong to. Kaya ang sakit na to, kailangan ko lang tiisin. Kailangan kong tanggapin na tanging sa sinudsud ko lang matitikman ang tamis ng dati nating pagtitinginan. Parang halo-halo sa tag-init. Lumamig na ang ating pagsasama. Kaya alam mo, handa na ako. Dahil ito na yung huling pagkakataon na malulungkot ako nang dahil sa'yo. Hindi ko alam kung makakabangan pa ako. Pero ang alam ko lang, ito sigurado ako. Ito na ang huling beses na malulungkot ako. Biyernes na naman at ngayong gabi, bibistahin natin ang isang kalapit na probinsya ng Maynila. Isang probinsya na kilala ng karamihan, ngunit maraming pang natatagong kwento na hindi pa napakinggan. Ito ang lugar kung saan hindi na kinakailangan magmahal, masaktan, at maiwan para makapag-food venture lang. Let's explore Cavite, viajeros! Ano, sama ka sa biyay ko? Kung mag-iikot-ikot ka sa bayan ng Cavite, makikita mo ang malaking impluensya ng kanilang kasaysayan. Mula sa mga historical landmark na kanilang pinangangalagaan hanggang sa mga kaugalian na kanilang nakasanayan. Isa na rito ang tradisyon ng pagluluto. Ordinaryo man sa unang tingin, ang mga putahe nila ay may kwento rin. Pisaan nga natin sa impluensya ng mga Chino. Pagdating sa handaan, isang putahe ang hindi pwedeng makalimutan. Sa probinsya ng Cavite, hindi lang isa, kundi iba't ibang version ng pansit ang pwedeng matikman. Marami kaming variations ng pansit. Coming from Rosario, Cavite, we also have pansit kilawin na may berde, yung medyo hilaw pa, para siya rin yung saring agent. We also have the pansit puso ng saging. Ang saring agent noon ay ang puso ng saging na vinegar base instead of calamansi. It can be with galunggong, yung fish flakes. This is it, pansit! Kung kakaibang pansit ang inyong hanap, subukan tikman ang pansit na sikat sa silang. Good morning mga biyero. Nandito tayo ngayon sa Silang Cavite. Siguro alam niyo yung main Tagaytay Road. Galing kay Santa Rosa, Tagaytay Road. Kakanan kayo. You see a sign. I think it's the Dominican House of Prayer. You make a right and it's just like a kilometer away. Boom! Nandito tayo ngayon sa Ashong's Filipino Restaurant. And alam mo naman dito sa Tagaytay, magugulat ka na biglang may susulpot na lang na isang restaurant na hindi niyo pa nasusubukan kahit na million times na kayo pumunta sa Tagaytay. Diba? That's a good thing for us. It's a very good thing. Anyway, feature natin ngayon ay kakaibang pansit. At isa na nga dyan ay itong pansit pusit. Pansit pusit. So yung tinta ng pusit ay ginamit nila. Pero yung sahog ay just vegetables. And you have pusit.
Nag-umpisa ang pansit-pusit sa maternal grandmother ko, si Lola Intang. Pag maraming pusit, ginagawa niyang pusit sotanghon. But then, tinuturuan niya rin kami na you can have your pansit in so many other ways. Hindi lang siya yung masabaw na ulam na pusit sotanghon. Ginawa niya rin yun na magmukha siyang pansit. Siguro dahil nagmamahal na rin ang pusit, nagkakaroon ng overfishing, hindi na namin siya masyadong na i-present sa public. Lang sa halos makalimutan na to ng young generation. So para mas ma-appreciate siya ng mga kabagong panahon ngayon, ang ginawa namin ay inumpisa na namin siyang gawing pansit-pusit. Now definitely, hindi mo dadalhin dito kapag first date. Pusit, kaputi, puti yung ngipin, probably not a good combination, no? But it's not our first date. It's not. It's our 234th date. Siguro pwede na rin pang anniversary. Di ba? Happy anniversary, baby! Alam mo kasi, I'm such a fan of squid. Lalo na kapag pupunta ka sa mga Spanish restaurants, gamit-gamit nilang sotanghon, and it's pretty good. It's pretty good. I mean, besides your usual pancit bihon, canton, lomi, at least, this is not your usual type of pancit. This is what they call Cavite cheesecake. Kamay na lang natin. It would be perfect with, of course, your brewed coffee. I usually naman readily available when you're in this side of Tagaytay. All right. Isang sikreto ang mabubunyag. Dito na kaya ako makahanap ng katapat? Ang tatahan ako may balong Dahil sa pagdating sa tikiman, hindi ako magpapaawat. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Sinasabing birthplace ng Philippine independence mula sa mga Kastila ang Cavite. This is the place to be para sa mga gustong balikan ang kasaysayan. Looking for that perfect pasalubong? From healthy eats to sinful treats, sigurado kong hindi ka maubusan. Simulan natin sa pak na pak tuwing kainan, ang tinapak. At kapag sinabing tinapang Salinas, ang bayan ng Rosario ang pinakakilala. Tanyag ang bayan na to sa masaganang supply ng asin at isda. 100% asariwa ang paninda nila rito, mga biyero. Looking for unique find? Try tamales. Ang tamales ay isang corn-based delicacy na nagmula pa sa bansang Mexico. Hindi mo kailangan umalis para makatikim ng tamales dahil may version niya dito. Ang tamales ay dalayan ng mga Kastila galing sa Mexico. Kaya natutunan to ng mga Caviteño. Sa Mexico, mais ang ginagamit nila. Pero dito sa Pilipinas, gumagamit tayo ng bigas. Yung sa amin gawa sa mani, tapos may baboy, may manok, tapos may itlog. Yung iba kasi parang gawa lang yun sa, yung sinasabi nilang bubutong, gawa sa ano, sa tinapay. Gusto niyo ba ng pasalubong na hindi lang nakabubusog, pero puno rin ng kasaysayan? Sa bayan ng Imus, subukan niyong dumaan. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, isa ang palengke ng Imus sa
lugar na nagagather ang mga tao noong unang panahon dahil marami ritong mga elitista, marami ritong mga mayayaman. Walang refrigeration nung time na yon. Pagkakatapos nila magtinda sa palengke, ginagawa nilang longganisa yung mga natira nilang mga baboy na tinitinda upang ma-preserve yung mga paninda nila sa susunod na mga araw. Mahal yung tulad natin to sa lasa ng adobo. Ang lasa ng imus longganisa ay balanse sa lahat. No, yung alat niya ay katamtaman lamang. Ang asin niya ay katamtaman din. Malinamdam siya dahil may achuete. Tapos yung bawang niya ay sakto lang. Hindi siya masyadong mataba. Tapos katamtaman ang laki. May pahabol pang pampagising. Presenting Amadeus Pride. Kakanin! Isa itong klase ng merienda na madalas gawa sa malagkit na kanin. At kapag sinabing kakanin, maraming pwedeng ibinang Cavite. Marami kasing taniman ng palay at tubo rito. Simulan natin ang kakanin na dahil sa sarap, hindi ka na maghanap ng kasunod. Sinudsod. Ano po ba ang ibig sabihin ng sinudsod? Kasi sabi nila, yung ano, pagka nilagay mo sa kawali, pag yung hahanguin mo, sinusudsod. Kaya sinasabi nila... Hindi po sudsod. Nai-excited ako dahil ngayon ko lang ito matitikman. Itong sinudsod. Mm-hmm. Paano nga ba ginagawa ang sinudsod? Ang sinudsod, magbababad ka ng bigas. Okay. Tapos, lalagyan, pagka nababad na, ay ano, yung lalagyan mo ng bahaw. Lalagyan mo ng bahaw? Bahaw. Okay. Tapos, lagyan ng bahaw, gigilingin. So i-combine yun tapos gigilingin. Mm-hmm. Okay. Gigilingin. Pagka ano na din magiging parang tubig. Apo. Tapos, lulutuin mo sa kawali. So parang ano, parang hot cake. Parang mm-hmm. pancake. Ibaling kulay. Ganyan. Mm-hmm. Okay. Isang tradisyonal na kakanin sa bayan ng Naik, ang sinudsod. Pero hindi ito ordinaryo tulad ng ex mo, Biero. Special ito dahil masabaw at hinahaluan ng yelo. Perfect palamig sa tag-init. Okay, sige ma'am. Subukan natin. Hindi siya buko salad. Mm-hmm. Ito yung nagpapa... Yan ang nakakapagpasarap niya sa pinaka-hotcake. Yung pancake na yan. Itong pancake na yan. Yung mga sa... Parang puto. Puto na pinipi. Pati wala siya masyadong lasa, kaya kailangan talaga lagyan ng asukal. Pero ang okay sa kanya, yung texture nga niya, Manay. Mm-hmm. Kumbaga, kapag merienda to, mabubusog ka talaga. Mm-hmm. No. Kaya lang, pagka kinakain siya, kailangan busog ka muna. Lalo't marami ka nakain. Ano kasi, yung gatahilaw, hindi siya luto. Para na po, pag gutom na gutom ako, bago ko kainin ito. Kumbaga, ngayon po, yun yung nararamdaman ko. Salamat po. Ano po, sandali lang, pag-usapan natin ito na seryoso. Masama po ba? Hindi naman, basta hindi lang siya gutom na gutom. Kaya lang, kung talagang marami yung makakain mo. Baka mabigla. Mm-hmm. Talagang nakakapagpaano kasi siya. Nakakapagpaano? Nakakapagpaano? Ituloy niya yan, ma'am! Nakakapag-diarrhea. Okay lang, masarap naman eh. Worth it. Nay, meron pa? Mm-hmm. Parang... Ano ba yan? Kwek-kwek? Pero itong mutche, ang laman ay munggo na minatames. Uy, medyo mainit pa.
Kasi pagka medyo yung malamig na medyo lumalambot ng konti. Nawawala yung crispy niya talaga. Kala ko magda-diarrhea ka na naman. Ito, ma'am. Oh, okay to. Okay lang. Kahit gutom. Okay. Ooh. Sarap. Ito masarap. Dahil nga yung texture din niya na medyo chewy sa labas. Ito, alikayat. Ito ay malagkit na sinaing. Kaya sawsawan mo siya ng latik para kaya sarap. Oh, yun yung importante dyan, yung latik talaga. Ano pinagkaiba niya sa mga ibang kakanin, Nay? Medyo similar din siya, no? Sa mga ibang kakanin? Ano bang mga... Biko, parang ganyan. Parang biko, no, ma'am? Ang ano nga lang niya, ang biko kasi puti. Ito yung... Ayan, merong itim. Itim na bigas. Ito naman kasi Filipino favorite. Yung texture kasi ng kakanin. Nasarap. Matamis na. Tapos maglalagay ka pa rin natik na may konting alak. Di ba? Nalo. Ayos, Nay. Salamat. Sure akong sing tamis at sing lagkit ito nang tinginan nyo noon. Di na nga lang ngayon. Naihugot pa. Sa bayan ng Tres Martires, isang lugar ang madalas bisitahin ng mga turista. Kung gusto mo raw maglibot sa bahay ni Presidente Aguinaldo, parang ito na rin yun. Kung titingnan nyo ang aming restaurant, hinalimbawa sa bahay ni Emilio Aguinaldo. So kung papansinin nyo, kahit sa malayo, halos kala mo ikamukha siya ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Nagsiserve kami ng Filipino dishes, pero meron din kami mga pagkain na sinaserve katulad ng mga kakanin. Pero mas mostly ang pinupuntahan talaga rito ng tao sa amin, yung isang version namin ng isang pansit istasyon. Kung walang time para kumain, bumili na lang ng pasalubong. Uy! Swerte natin. Kakabili lang natin ng pasalubong. Which actually is a potential pasalubong para sa inyo. Ito ay lihim ni Lola. Para siyang kutsinta na puto na ubi na hindi natin alam kung anong laman. Texture niya mukhang kutsinta. Kulay niya, ube. So iniisip natin, anong ube? Bagoong! Lola ko lang. Takot lang ako, tatakot ako, may bagoong eh. Yung lihim ni Lola ay hindi na lihim. Dahil, If you take a bite into one piece, lalabas yung coconut. Hindi lang coconut. Itog na maalat. Hindi ako makain ng itog na maalat eh. Oo eh, pero hindi talaga ako makain ng itog na maalat. But I'm sure para sa mga taong gusto ng itlog na maalat at kumakain ng itlog na maalat, magugustuhan nila ito dahil may alat, tamis, at dahil nga masarap yung texture ng coconut, panalo siya. Lihim ni Lola. Yum! Lakaran! Akyatan! Kapit lang dahil tuloy-tuloy ang exploration natin dito sa Cavite, mga beshi. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Kawit o pangsungkit. Ganito kung ilarawan ng mga taga rito ang hugis ng Cavite, biyaheros. Kaya hango rin sa salitang ito ang naging pangalan ng buong probinsya, mga beshi. Pero noong panahon ng mga Kastila, binago ang tawag sa probinsyang ito. Mula Kawit, ito'y naging Cavite dahil hirap silang bigkasin ang Kawit. Lumipas man ang panahon, may mga ilang lutuin pa rin na hanggang ngayon ay pwedeng matikman sa Cavite.
Parang itong narinig kong putahin na tuwing may patay lang daw hinahain noon. Oh, hi! Hello. Welcome. Hi, welcome to Calyreal. Have a seat. Join us, please. Wow. Tama-tama. We have some merienda. Pinantahan ko talaga sa tansa. Oh. Wow. And this is what you call? Kalandrakas. Galing sa salitang kalandra o stand ang kalandrakas. Karaniwan itong gawa sa kahoy na madalas pinapatungan ng ataul. Uy, medyo creepy ah. According to culinary historians, this is a peasant food, really. Okay. So during wakes, people from the farm would donate their backyard produce as donation, you know, to the family. And then, what they would do is just put them on top of the kalandra. So put their eggplants, their string beans, whatever. Uncooked. Parang like alay lang. Yes. Mga buloy. Yes. So parang donation, parang to help feed the mourners. Right. Okay, so that's their contribution. Okay. And then what the family will do is gather everything. Make a dish out of it. Yes, whatever is there on the table. Actually, it's complex because it's made of a lot of ingredients, mostly vegetables, mm-hmm. plus some noodles, sotanghon. So yung mga tanin nila sa backyard. And then just add some noodles para mas maraming carbohydrates, mas madami. Actually, you can add pork, whatever is abundant. There are several versions of kalandrakas. In some towns in Cavite, they put soup. Different versions and then different ingredients. Siguro nag-evolve na ngayon, I'm sure. Yes, it actually became a popular merienda dish in Cavite. So if you go to the carinderias, some of them would serve kalandrakas like your typical pancit. Right. They would partner it with donuts. Mini donuts. That's our version of donut cookies. Sopas tansa. Sopas tansa. Yeah, it's actually a cookie. It's a cookie. Try it. Pero it's a wood fire oven ang ginamit dyan. So merong smoke here. Pugon, the pugon flavor. Oh, yeah. Please. Suspense is killing me. Can you taste the patis flavor? The fishy taste. Well, siguro that's the ingredient that gives it an extra notch. Not your typical pancit, mga bihero. It's a must try. Unti-unti mo na bang nararamdaman ang food coma? Huwag kang mag-alala dahil may solusyon ako yan. Dahil marami rin naman mga activity na pwedeng gawin para hindi mag-guilty sa dami ng kinain. Gusto mo bang mag-ala Marlon Stockinger? Sa lugar na to, basta't may RC ka, pwede! Sa Cavite, may built-in racetrack para sa inyong remote-controlled cars. This is the ultimate playground for the young at heart. But if you want to try the big toys for the big boys, bakit hindi subukan ang kanilang ATV? At kapag napagod, huwag mag-alala dahil may matudulugan din sa kanila. Oh, this is the good life. Buhay na buhay pa, mga biyero. May activity pa ako para sa inyo. Isuot ng kapa dahil si Captain Barbell ay lilipad na. Ay, parachute lang pala. Para at least alam lang ng tao, ano yung tinitingnan natin? Wind direction, clouds. Okay. Right now, perfect weather today, no clouds, and mainit siya. Paragliding, nakikipag-play ka sa nature. Ah, okay. Masa lumipad, siya part ng nature. Kasi we're flying like a bird. Control na lang. Control na lang. Sa paragliding, ang isang piloto ay lilipad gamit ang isang glider. Tulad ng isang aeroplano, may control din ang mga glider na to. Kaya bago ka maging piloto, kailangan mo muna ng masusing training. Kaya biheros, kailangan may kasama kayong eksperto rito, ha? Gusto ko lang malaman,
Bakit niyo napili ito? Dito sa Carmona Ridge, anong kinagandahan niya ito at bakit okay magpa-ride? Ito yung mabilis na puntahan galing na Manila, just only 30 minutes from the airport. Ano siya, mabilis at mabilis yung turnover niya kasi pag nagdaling sa baba, mabilis siya agad umakyat. So, pagdating sa hangin, kumusta? Pagdating sa hangin, overall dito, maganda, pliable siya during Amihan season. Patatagalin ba natin to? Wow! Ang ganda-ganda naman! Maalat! Check! Matamis! Check! Nasim! Check! Parang may kulang pa. Tingin ko may kailangan pa tayong matikman para makumpleto ang ating exploration sa Cavite. Now, ano yung hinahanap nating mga ingredients dito ngayon, Chef? Ngayon, gagawin natin yung shentokin te dito tayo. Yeah. Yung shentokin te kasi, isa siya sa chabacano na lutuin na ilang tao na lang yung nakakalam. Chef, ayun. Anong kailangan natin dito? Kailangan natin, syempre, yung bida. Sa, siling haba? Oo. Siling haba. Kailangan natin 115. 115? Bakit 100? Ba't sobrang eksakto? Oo nga, kasi before, sa isang malaking-malaking langka, kailangan sigurado yung magluluto na ang ilalagay niya sa isang rutas, yung sobrang laking langka, 115. Kaya tinawag siyang 115. Ayun. Doon ang galing yung pangalan niya. Kaya mas matanda pa siya sa mga ano, sa mga lutuin na ang tawag natin Bicol Express. Kaya pala namamatay yung mga lutuin yung chabacano. Oh. Kasi parang ang tingin ng mga kabataan before, teka, Manila yung, kung ano yung uso sa Manila, dapat ay hindi niya pinapakita na. So pag chabacano, galing Zamboanga yan? Ayun yung akala ng iba, pero yung Zamboangueño na chabacano, nag-originate sila sa Cavite. Pumunta sila ng Zamboanga, yung mga Espanyol, dala nila yung mga tauan nila. Kaya natuto ngayon yung mga taga Zamboanga na magsalita ng chabacano. Nagiging historian ka na din eh, di ba kahit paano? Ano yan? Parang ganun. Nag-research ka? Siyempre, chef din ako. Before naging history teacher ako. Right. Then love ko talaga yung ano, yung pagtuklas ng Filipino heritage food. Nakakatawa, iniisip ko, kausap ko si Emilio Aguinaldo na chef. Lalo na sa suot mo eh. Oh. Ano ang tawag dyan, chef? Tawag natin dito Rayadillo. Rayadillo's jacket. Filipino-inspired. Filipino-inspired chef's jacket. Hindi lang si Chef Chris ang proud Cavitenyo na pinag-aaralan ng kasaysayan ng Cavite sa pamamagitan ng pagkain. Meet the Culinary Generals of Cavite. Ang Culinary Generals of the Philippines ay isang organisasyon na hindi lahat ng miyembro ay kusinero. Isang organisasyon to na nagtutulong-tulong para alamin yung mga lumang lutuin at muling buhayin yung kultura, tradisyon at kulinarya ng Pilipinas. Isa sa mga trabaho ng mga miyembro ng Culinary Generals ay itama yung mga maling sulatin tungkol sa kulinarya ng Pilipinas at nagsimula kami sa Cavite para maipaalam sa lahat kung ano ba yung pinagmulan ng mga lutuin ng Caviteño. Bilang founder ng Culinary General si Chef Chris, kanino pa ba natin dapat matutunan ang ilang pang mga putain ng Cavite? General. Oy. Halika na sa ano, Fiera. Okay, Chef. Ano yung titirahin natin? Gagawa tayo ngayon ng 115. Yung 115 ba, talagang baboyra mo? Ah, hindi. Hindi. Depende dun sa lugar. Mm. Kasi nag-originate siya sa Cavite City. Kaya ang nangyari, kung ano yung protein dun, may isda, may puhol, talangka, ayun yung nilalagay nila. Okay. Yung. Parang adobo lang ang pagluluto ng 115. Pero syempre, huwag kalimutan ang mga bida, gata at sili. Usually, it's just ganyan lang kabilis magluto ng 115. Oo, kung ano, napakula na yung langka. Mm. Pero kadalasan, sa tradisyon natin, kasi
hindi lang isang pamilya yung kumakain eh. Dahil isang buong lang kayong niluluto. Kaya kapitbahay, kaibigan, pwedeng kumain. Yun na. Chef, in fairness, hindi siya sobrang anghang. Pero nandun pa rin yung sarap ng gata. Okay siya as parang Bicol Express ba na parang compliment to parang ulam. Kung na-enjoy mo yan, mas ma-enjoy mo rin to. Baboy ra mo to. Baboy ra mo din. Ito yung ano, nag-decide ako na ipatikim sa'yo. Dahil nasa Tagaytay tayo, konting trivia lang. Okay. Yung pangalan Tagaytay, galing kasi sa baboy ra mo yun eh. Merong isang event na yung batay nabo ng baboy ra mo. Kaya sumigaw siya, Tagaytay. Tagaytay. Bakit Tagaytay? Kasi natakot yung bata, pinapataga niya sa tatay niya yung baboy ra mo. Kaya doon ang galing yung pangalan ng Tagaytay. No way! Talaga. Ilang beses na akong pumunta dito, ngayon ko lang nalaman yun. Okay, di ba? Tagaytay. Oo. Ibig sabihin, maraming baboy ramo dito dati at native black pig. Wow. Yun, galing sa baboy yung pangalan ng Tagaytay. Ito yung talagang traditional na kinakain dati ng ating mga kababayan dito sa Tagaytay at sa Cavite, sa Upland. Baka gusto mong tikman. Sige siya. Ihahalo ko na dito. Sige. Kumusta? Pwede to. Pwede, no? Oo. Baboy ramo yan. Baboy ramo rin to. Ang hang sarap! Pagkatapos mabusog ang ating mga tiyan, oras na para mabusog ang ating mga puso. Bisitahin natin ang mga lugar na confidently beautiful with a heart. Bukod pa riyan, dadalhin ko kayo sa isang paraiso. Sa Cavite ba tayo? Or nasa Amazon? Tuloy lang ang adventure, mga biyero. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Naghahanap ka ba ng may puso at hindi ka sasaktan? Great morning po, ma'am. Bakit hindi subukan makipag-usap sa mga lokal? Malay mo, dito mo na makita ang inyong The One. Do you wanna pay it forward? Subukang kumain sa isang restaurant with a cause. Ang Sari Cafe, short siya for sariling atin at sari-saring produktong Pilipino. Hindi lang siya cafe, store and restaurant rin siya. And yung advocacy talaga natin is to promote yung mga local food products. Pinapresent namin siya in creative ways. Sinusuport yung mga local industries, mga small cottage industries. Malaki nung profit ay pupunta sa kanila, hindi pupunta sa big companies. Puntahan din ang lugar kung saan bida ang mga batang magsasaka. Ako ang makabagong Pilipino. May disiplina. May daga. At masipag. Ito ang naninigal ko. Ang advocacy po ng Terra Verde Eco Farm and Resort ay tulungan po yung mga bata na out of school youth. So, we search around out of school youth from Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, and Quezon. Meron tayong mga 20 students. So ang advocacy po ng Terra Verde, ibalik sila sa farming. Ine-embrace po namin yung advocacy na kailangan mayroong magpakain sa bansang Pilipinas pagdating po ng araw. Kasi ho, ang farming ngayon is 57 or 58 na po ata ang pinakamatanda. Dahil nga po sa chemicals. At nakikita din po ng mga bata na kung ang magulang mo ay farmer at hindi umasenso, bakit pa ako magpa-farm? Libre po ang accommodation, libre po ang food. Accredited din po ng TESDA. Pwede na po silang magtrabaho even though na sila po ay hindi po nakatungtong ng mga sinasabi po natin na grade school or senior high school. Kung tutusin, may libreng pagkain, tulugan, edukasyon, at on-the-job training ang mga out-of-school youth na to dahil sa advocacy program na to.
Kasama na riyan ang pagbibigay halaga sa pagsasaka para sa Cavite. Win-win, mga biyero! Relax-relax din pag may time, mga biyero. Maniniwala ba kayo na may talon dito sa Cavite? Bah, huwag mag-alala dahil madali lang puntahan to. Konting lakad at akyat lang. At ito na ang sasalubong sa inyo. Medyo malimig-limig ang malimig-limig falls. Sounds like it, pero lalabas naman dyan kung ano yung pangalan talaga ng falls dito. Meron lang siyang malita opening, pero yung agos ng tubig, malakas. Anyway, hindi mo akalain na may gantong falls. All you gotta do is, probably you can use your vehicle before trekking down. Pero yung trek down is about mga 10 to 15 minutes. Kahit hindi ka naman sobrang, how should I say this? Fit, no? So your mama, your papa, probably your lola medyo baka mapapaisip tayo doon, no? But kapag super lola at super lolo, pwede. Anyway, after 10 to 15 minute trek pababa, there you go. This is the Malimig-Limig Falls. Yun! Nasa Cavite ba tayo? Or nasa Amazon? Alam mo, matagal ko nang hinahanap ang tunay na ligaya. Akalain yung sa probinsya ng Cavite ko lang pala ito'y makikita. Akala ko wala nang tatamis pa sa pag-ibig mo. Pero nang matikman ko ang mga pagkain na to, andito lang pala ang hinahanap ko. Bonus pa! Ang mga bagong kwentong nalaman ko. At dahil dito, finally, makaka-move on na ako. Punta na tayo ng Lamano Cave, saan nag-aalay yung mga shaman, mostly chicken. Kaya tinatawag na Lamano. Yung Diwata ritual is a widespread spiritual belief in which spirit of nature were called and invoked for the community by a religious leader or shaman called Babaylan or Tambalan. I jump, you jump with me.
Mga Bihero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na sigurado ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag niyo na akong i-pinch. Just click!